Nung kasagsagan ng ZTE scandal, si Luli Arroyo, ang anak ng presidente, nag-presko, no, nagbigay ng interview at sinabi at tinawag kang isang dating drug addict. Totoo ba yung nalulungka sa drugs? Totoo po yun. Ages 17 to 21, late high school and first year of college, nasa Amerika po ako nag-aaral, masyadong laganap ang paggamit ng droga doon, kaya ako na nalunod. Kaya lang, I was able to get well. Went to a treatment center for 2 months. And then, since 21 years old, hindi po ako umiinom, hindi po ako naninigarilyo, hindi po ako gumagamit ng illegal na droga. So, at marami matagal na yun, kumbaga, inungkat na lamang niya. At saka marami na po ako natulungan. Hindi naman naka-apekto ho sa inyo hanggang ngayon. Takal na po yan eh. 21 years old. Never na kayong na-tempt na hindi na kailangan mabalik, kasi mabalik. Hindi na kailangan. No? Okay, sa darating na halalan, na automated na po yung halalan, may nakikita ba kayo ritong maaring hindi maganda mangyari? Well, ang una, yung source code kasi ay hindi pa pinapatest sa aming pribadong sektor, no? Kaya kasama ang PPCRRV. So, yun ang importante sa amin is pinakita yung source code, 400,000 lines of code, kaya lang, ayaw ipatest sa aming private sector. So sana bigyan kami ng pagkakataon para i-test yun. Hindi naman, mabilis lang naman i-test yun, may isang araw, dalawang araw, para malaman namin yung code na 400,000 lines is true to form. Para kung siya hindi nakakaintindi, ano yung source code na yun? Ano yung source, sabihin? Yan ang parang puso ng software program. Okay, so maaaring madaya doon? Oo, maaaring madaya yan. Kasi hindi pinatest sa pribadong sector, so hindi transparent. Yun lang naman ang hinihingi ko. After that, palay ko, that is the best audit that one can do. Ito naman, tanong galing sa Facebook. Friend ng Bandila, bakit ka pumasok sa kontrata sa ZTE deal noon, mataas na opisyal ang iyong ama? Hindi ba ito conflict of interest? Hindi naman po conflict kasi unang-una, I've been in the telecom business before my father even became speaker, number one. Number two, hindi naman kasama si Joe De Venecia sa pagdesisyon ng kontratang NBN broadband. That's under the DOTC. So those two are exceptions already to the Republic Act law. No? So yung nga sinasabi ko kay Dick Gordon, yung he was asking me those questions. Ngayon ito naman, maganda ito eh. Galing kay XZYKL. Totoo bang gagawin mong Wi-Fi zone ng buong Pilipinas? Ay, hindi po. No, ang sinusulong ko po, nabigyan ng computer ang bawat pamilya. Yun na nga, isa pa yun. Kaya ba yun? Opo, kasi ngayon sa Uganda, nagbibigay sila ng computer for each child. No? May computer na ginagawa ngayon, out of China, $100. So that's 5,000 pesos. Kung 10 million households, that's 50 billion pesos. 50 billion, ang budget natin is 1.34 trillion. So 50 billion is nothing for para gamitin, para umunlad ang ating mga pamilya, magkatrabaho, makapag-aral, makausap nila ang mga OFW. Saan galing ang pera? Ang national government ang magpopondo niyan. Kung ikaw ay mananalo, isusulong mo yon. Isusulong. Kaya lang yung mga IT foundations, kaya ng William Gates Foundation, yung Warren Buffett Foundation, Oracle Foundation, they give a lot of IT grants to countries with this kind of project. So yung 50 billion na yan, pwedeng bumaba ng 40 to 4 or 35. Yung mga telecom companies, yung mga computer manufacturers, they will also subsidize that. And the telecom companies will also subsidize that. Hindi naman ho dadaan ito sa bidding at kaya nangyari sa iyo, baka may komisyon na naman dyan. Walang mga tongpats, mga ganun. Tongpats, oo. Wala na siguro. Kailangan i-moderate yung ano. Wala na moderate yung greed. Wala, tanggalin na talaga yung greed. Yan ang dapat natin gawin. Oo. Siguro pang huli na lang, bakit ba napili mong tumakbo kasama ni dating Pangulong Estrada na nabahiran rin ng mga akusasyon ng korupsyon at nakulong pa nga? Bakit sa lahat ng mga kandidato dito ka nakisapi? Sapagkat po, tinignan ko po sino talagang opposition ng ating bayan during the last few years ay sino po ba? Si Mayor Jojo Marvina, number one, presidente ng UNO. Pangalawa, si Joseph Estrada, presidente ng Puwersa ng Masang Pilipino. At saka 90% ng ating bayan ay mahihirap. So, kaya po sumama kila Presidente Estrada kasi they represent the majority of the people of our country and the true opposition, no? And that kaya nga na siya nakulong because of what has happened. Kaya lang he's been pardoned and now he's reinventing himself, and sa palagay ko malaki ang chance siya manalo kasi siya po ang pagkikipaglaban para sa mga mahihirap sa ating bayan. Okay, Henry. Okay, maraming salamat, Joby. Okay.
Hindi mo na itaasa nga po din po ang puting bandila. Kaya maraming salamat sa pag-unla ko sa aming invitasyon. Thank you, Sasa. Dito na po kayo. Hot seat muna. Muli, maraming salamat kay Ginoong Joey De Venecia sa mga gustong sumali sa aming talakayan. Pumunta lang po sa fanpage ng Bandila at doon namin sasabihin kung sino ang aming susunod na panauhin sa mga susunod na araw.